Hello guys! Balik na naman ako. Wala na naman si Naamo ngayon. Nag-vacation sila sa Korea. So, eto. Solo ko na naman yung kusina nila. Ayan. So, nakakabagot pala pag wala yung mga amo mo. Ikali yung mag-isa sa bahay. Ay, naku. Nakaka-antok. Nakakatamad magtrabaho. Kasi tapos na naman pagtatrabaho ko. Tapos sa ano, sa Sunday pa sila babalik. Tapos, ano pa? Ay, nakakatamad talaga. Ay, sarap matulog. So, ano pala guys, doon sa title po lang ano ko sa vlog, isi-share ko sa inyo kung ano po yung na-experience ko kasi nagkaroon po ako ng PCOS. Opo, nagkaroon ako ng 2 taon na hindi po ako nire-regla. So, pagdating ko po dito sa Hong Kong, dito ko po isinira sa amo ko na ayun, naka-experience ako ng 2 taon. Ay, hindi pala. 2 buwan pala yun sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sige, pa-check up kita. Buti na lang, pina-check up ako. And then, nung nagpunta na ako sa doctor, sabi ng doctor na may PCOS daw ako. Kasi yung sa left side daw ng matris ko is, ang dami niyang mga, yung mga cysts na ganyan, yung mga maliit. Tapos sabi niya, pag hindi ko doon naagapan is, ano siya, magkakaano na siya ng cancer. So ayun, problem na naman. Subuti na lang, eto. Pero sabi naman ng doktor is, ano pa lang siya, maano pa siya sa gamot. So, thanks God na rin. So, ano po ba yung sa PCOS? Yung PCOS po is, yung hindi ka po bonbon na dinadatnan, or yung nag-change na po yung nagigain ka na, yung mga signs po niya is, tumataba ka, tapos, parang, ang tamlay-tamlay mo, lahat parang mukha ka nang nagkakasakit. Basta lahat ng nafe-feel mo, masakit yung puso mo. Or mga ganan-ganan. So, hindi po dapat nating baliwalain ng ganyan. Kasi, importante po yung kalusugan natin. Lalo-lalo na po sa amin dito ng mga OFW. So, kung kayo po ay naka-experience ng ganun, so, mas mabuti po na magpa-check up po kayo sa OB-GYN para po mabigyan po kayo ng gamot. Kasi, siyempre, kailangan din po natin na ilabas yung buwan-buwan na sakit natin. Ganun. So, ayun na nga, nung ano lang last February ngayon, last January, nakalimutan ko anong petsa. Basta, nitong January lang, magpa-check up ako, tapos narisetahan ako ng doktor ng pills ba yun? Nakalimutan ko kung anong tawag ng pills na yun. Sabi niya, i-maintain ko lang daw ito good for 1 week. Tapos, sa 1 week na yun, stop ko na. Madami pa naman siya. Tapos sabi niya, isang linggo ko lang daw yung inumin. Tapos observe ko lang daw ng mga 3 to 4 days. 3 to 4 days daw, pag hindi daw lumabas yung ano ko yung regla, mag-wait na naman ako ng 3 months para sa another check-up na naman, para gawin na naman kung yung second step, kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi sa ultrasound is, okay naman siya, wala naman problema. Siguro, dahil lang siguro sa stress kasi, o nga, dati, stress na, lagi po akong stress, hindi pa pala lagi, stress na talaga po ako sa trabaho. And gusto ko na po talagang mag-quit dito kasi nahihirapan na po ako. Nakakapagod din. Buti na lang ngayon, nakapagpahinga din kasi nag-vacation nga sila. So, ayo, balik mo tayo sa PCOS. Yun na nga, minintain ko po yung gamot na yun, yung sa pills. Maliliit lang siya na nakalimutan ko pa anong pangalan. I-ano ko na lang po siya sa link ng description box. And then, So, after 7 days na pag-take ko po, nag-wait po ako ng mga 1 week. 1 week po bago po ako na-regla. Pero actually po, meron din po akong isinabay sa pag-inom nun, which is 2. Yung Myra A, tsaka yung sa, ano, anong tawag dun sa parang food supplement ata, yun na barley. Kung sino po nakaka-familiar po sa barley, yung kay ano, kay Kuya Kim at Yansa po, yun po yung iniinom ko din.
kasabay ng mga pills at saka ng Myra A. Kasi yung Myra A po is nakakatulong po siya sa pagtulog ko kasi hindi po ako nakakatulog paggabi. Almost 3 AM na, 4 AM na ako makakatulog kasi hindi ko alam, madami akong iniisip. Siguro, epekto siguro yun sa stress ko, sa trabaho, tsaka madami din akong iniisip na homesick sa Pinas, ganun. Basta lahat. At least yung sa Myra ay nakakatulong siya. Nakakatulog talaga ako. Nakakapagpahinga na ako sa gabi. And then, tuloy-tuloy na siya. Hindi na ako magigising ng ating gabi, umaga, ganun. Straight-straight na siya. And then, yung barley naman, hindi po ako bumibili or hindi po ako member ng anong tawag doon, networking bata, you know. Pero may isa kasi akong kasamahan dito sa block namin sa building. Sinabi niya sa akin, try mo muna to. At first, coffee lang po siya. So, nagtry ako sa coffee na yun kasi coffee-holic po kasi ako eh. Kaya sabi na, ito muna yung itry mo kasi okay to sa katawan. So, ayun, nagustuhan ko naman. And then, nung sa isang box ba yun? Siguro nangangalhati na ako nun pero makita ko na yung resulta. Okay yung pagtulog ko, hindi na ako basta yun. Okay na yung pagtulog ko, mahimbing ng pagkatulog ko. And then after that, mga ilang days din, pinatry niya sa akin yung mga capsule lang barley. Yung barley kasi po is yung green grass ba yun? O basta i-search nyo lang po sa sa YouTube yung kay Kuya Kim at Yansa na mga products niya. Yung sa green grass nga. Ang gulo ko. Yun yung sinabay ko. Tatlo po sila. Ko muna mamaya siguro. Basta sa isang box niyon is ang dami. Good for 3 months mo nang magagamit. Pero sa akin that time is ibinigay lang po sa akin ng kaibigan ko. Gusto niya ipatry. So, ayun na nga. Ang laking tulong din po sa akin. Noon kung hindi po dahil sa kanya, hindi po magiging okay ang lahat. So, ngayon parang, dati kasi, nung nagkaroon ako ng PCOS ko, hindi pa lumabas yung regla ko. Grabe yung mukha ko. Ang dami ko pang pimples. Stress na stress yung mukha ko. Haggard. Parang pagod ako lagi. Parang, yun ba? Yung basta, para akong walang kabuhay-buhay yung skin ko. Pero after nung lumabas na siya, yun, lahat. Nilabas siya yung mga dumi sa loob, yung mga patay na dugo, yuck. Basta yun na yun. And then, so ayun na nga. After 3 months, balik ako sa OB-GYN ko. And then, thanks God, nagkaroon na din ako ng regla after 2 years. After 2 years po. So, para po sa mga babaeng nagkaroon ng ganito, consult first your OB-GYN. And then, para po makabigay sila ng reseta or ma-check nila kung ano po nangyari sa loob kasi kailangan din po natin pagtunan ng pansin ng sakit na yan kasi nakaka-cause po yan ng myoma or cancer. So, mas mabuti na po yung maagapan ng maaga kasi baka sa bandang huli is paghihinayang natin or pagsisisihan natin ng lahat. So, ayan na guys, parang konting ano lang sa akin kasi wala si Amo. So, pasensya na po kayo sa video ng ito. Salamat po sa panonood.